Monday, good morning, good evening sa inyo. Mga Spaghetti Clan, dito pa rin tayo kay Bike Lake Taguig. At syempre, may bago na naman tayo ibang Bike Lake. Syempre, Maru na naman. Eto na. Si Maru Hikari. Okay? So, jump bike to. Alright, simulan na nga natin to. Hindi na natin to patatagalin. Alright. Simulan na nga natin yung bike check natin dito kay Maru Hikari. Eto si Maru Hikari. So, bisikleta na to is inspired by Japanese bike. Okay? So, decals itself, napaka-simple. Hindi naman siya ganun ka-arte. Ayan, no? Mga decals niya, napaka-simple. Siyempre, branding niya, Maru. And then, siyempre, model name niya is Hikari. Okay? Napakaganda naman talaga nung kanyang hugis dahil dito simula sa kanyang head tube nagkaroon siya ng kakaibang pulma dito. Okay? So yung ibang Japanese bike kasi halos dalawa lang yan nandito. Ito kasi hinati niya tapos dumikit dito tapos nag-iwalay ulit. Okay? So dito may makikita kayong what do you call this? Yung kanyang kanyang seat tube niya, andito yung decals niya, napakasimple. Dito wala na kayo makikita lagay ng bottle cage, so hindi naman kasi to folding bike. Okay, so dito naman tayo sa kanyang crankset nito is 32 teeth. Okay, single speed po ko. Okay, wala na kayo makikita FD dyan. Alright, so dito naman sa kanyang chain protector, ito ay I think steel pa rin naman to. Okay, so Maru, may nakalagay sa kanyang Maru dyan. Okay, sprocket niya naman is 16 teeth. Napakakulit yung langaw. Naligo naman ako. 16 teeth yung kanyang sprocket dito sa likod. So dito naman sa kanyang, what do you call this? Teka, ikot tayo dito ha. Ikot tayo. Ikot. So dito, makikita tayo ditong naka-drum brake pa siya. Okay? Tapos, syempre, hindi naman siya naka-pure since ito naman ay Japanese inspired. Dito, may kasama na siyang side stand. Okay? Saddle niya naman, synthetic leather. Ayan, kitang-kita. At ito, itong mga nakikita niyong upuan ng mga bata, separate po yung presyo niyan. Okay, separate yung presyo niyan. And then syempre ito yung nasa likod is made by Iki Urban Iki by OGK. Ayan. Okay, presyo nito is 7,250. Hindi ako nagkakamali. Okay, 7,250. Dito lang yan kay Bike Lane Taguig. Okay, so most likely ito, nakakapit lang to dito sa kanyang carrier. Okay, na-miss ko tuloy yung jack bike ko. So, kasi hindi pa tayo pwedeng pumadjack since galing, nagre-recovery pa rin tayo, galing tayo sa collarbone injury. So, ngayon, nakaka-experience ako ng impingement sa aking shoulder. So, hindi pa ako pwedeng pumadjack since nagre-recover tayo, nag-undergo tayo ng therapy. Okay, so yan yung isang upuan para sa bata. Okay, may mga strap naman yan, may mga what you call this seat belt para hindi malaglag yung anak mo. Pero para sa akin, mag-ingat na lang kayo kung gagamit kayo ng ganitong klaseng mga upuan since hindi mo gano'n nakikita yung anak mo sa likod. Siyempre minsan, hindi mo may iwasang maglilikot yung mga yan. So dito, meron ding isang upuan para sa harap. So, kung medyo masipag-sipag yung asawa mong gumawa ng baby, so ito, 5,250 naman. Yung ganito naman, yung para sa harap. Okay? So, made by OGK pa rin naman yan. Urban Iki. Okay? So, dito naman tayo mapunta sa handlebar nito. Most likely, ito ay steel. Okay, so yung kanyang stem naman, ito yung mga pinupukpok pa para bumitaw yung kanyang stem. Okay, so
luluwagan mo yan, tapos hindi mo siya basta-basta matatanggal. Pukpukin mo muna bago mo yung mahuhugot. Okay? So, dito naman tayo mapunta, ito most likely steam din. Okay? So, dito may makikita kayong basket. Sama na rin yung basket. Ayan. And then, syempre, yung tires nga pala neto is size 24. Okay? Very common yan sa mga Japanese bike. Pero yung Japanese bike ko is size 27 naman yung gulong niya. And then, 7 speed naman. So, medyo marami-rami tayong bisikleta. Okay? Dito naman, nga pala, mapakita ko na nga rin pala sa inyo yung ICR neto para sa preno niya. Para malinis-linis. Yun yung isa pa sa nagustuhan ko dito sa Japanese bike na to. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong internal cabling sa mga Japanese bike. Okay? So, disclaimer lang, itong mga upo na nakikita nyo is separately sold. Okay? 7,250, 5,250. Okay? Dito lang yan kay Bike Lane Taguig. And then, syempre, yung bisikleta mismo ni Maru Hikari is 7,500, no? Ah, 7,990. Ayan. Medyo nalilito tayo dahil napakarami ng bisikleta nating dapat i-cover dito. Alright? So, 7,990 itong bisikleta na si Maru Hikari. Alright, saan mo mabibili itong bisikleta na to? Dito lang yan kay Bike Lane Taguig. Alright, follow nyo si Bike Lane Taguig sa Facebook nila. Ayun. So, hindi ko na to patatagalin. Ayoko sayangin ang mga oras nyo. Maraming salamat sa inyo. Alright, don't forget to watch, comment, subscribe. Ciao!